Ngayong araw na ito ay tatalakayan naman natin ang module 8 tungkol sa mga kontribusyon ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like, comment, subscribe, share, at i-turn on nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod pa ng mga videos. O siya, sugdan na nato! Tayo pa rin ay nakaangkla sa most essential learning competency na napahalagahan ng mga kontribusyon ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig. Partikular sa araling ito, kayo inaasahang natutukoy ang mga kontribusyon ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig, napahalagahan ng mga pamana ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig, at nakagagawa ng isang simpleng historical brochure tungkol sa mga kontribusyon ng sinaunang kabiasnan. Bago tayo tumungo sa ating talakayan ay magbabalik-aral muna tayo. Nung nakarang linggo sa Module 7 ay tinalakay natin ang sinaunang kabiasnan ng China at Egypt. Tayo'y tumungo na sa ating unang gawaing, larawan suri. Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan, subukan nating kilalanin ang mga larawan at suriin kung saan ito nagmula. Ano-ano ang pangalan ng mga bagay na makikita mo sa larawan? Anong sinaunang kabiasnan ang nagbigay ng pamanang ito sa atin? Gaano kaya ito kahalaga sa kasalukuyang panahon? Ang mga kasagutan sa mga tanong ito ay ating magiging gabay sa ating talakayan ngayong araw na ito. Noong mga nakarang linggo ay tinalakay natin ang iba't ibang mga pangyayari at yugto ng iba't ibang mga sinaunang kabiasnan ng Mesopotamia, India, China at Egypt. Ngayon naman, ating alamin ang iba't ibang kontribusyon at pamana nila sa atin na naging daan sa pag-unlad ng ating pamumuhay sa kasalukuyan. Unahin na natin ang Mesopotamia. Nariyan ang Ziggurat, isang struktura kung saan pinaparangalan at sinasamba ang Diyos o patron ng isang lungsod. Ito'y naging sentro rin ng pamayanan. Sa Mesopotamia, nariyan rin ang cuneiform, itong kauna-unahang sistematikong paraan ng pagsulat sa buong daigdig na nalinang sa Sumer, isang lungsod-estado ng Mesopotamia. Dito rin sa Mesopotamia, na-imbento ang gulong na gawa sa kahoy na ginagamit sa, alam mo na yan, tama, chariot. Sa Mesopotamia rin, nariyan ang iba't ibang mga epiko. Ang pinakasikat ay ang Epic of Gilgamesh na itinuturing bilang kauna-unahang akdang pampanitikan sa buong mundo. Ito ay kwento ni Hari Gilgamesh ng lungsod-estado ng Uruk sa Sumeria noong 3 siglo BCE. Ang isa nga sa mga kabanata ng epikong ito ay hinahalin tulad sa The Great Flood ng Biblia. Siyempre, huwag natin kalimutan si Hammurabi at ang kanyang mga batas na tinawag na Kodigo ni Hammurabi o Code of Hammurabi. Ito ay isang napakahalagang ambag sa buong kasaysayan dahil ito'y naglalaman ng 282 na mga batas na pumapaksa sa halos lahat ng aspekto ng araw-araw na buhay sa Mesopotamia. Narito pa ang iba't ibang mga kontribusyon ng Mesopotamia: water clock, astronomiya, paggawa ng unang mapa, aklata na may 200,000 tabletang luwad, ang sexagesimal system o ang pagbibilang na nakabatay sa 60, quadratic equation, sa larangan ng arkitektura, sistemang legal at saligang batas o konstitusyon. Mula sa kanlurang Asya sa Mesopotamia ay tutungo tayo sa Timog Asya sa sinaunang kabiasnan ng India. Nariyan ang Mohenjo-Daro na meron ng sewerage system. Bukod dito, ang mga pamayanan sa Indus ay kinikilala bilang mga kauna-unahang paninirahang sumailalim
sa tinatawag na urban o city planning o pagpaplanong panglungsod. Isinulat din ni Kautilya ang Arthasastra noong 3rd siglo BCE. Ito ang kauna-unang akda o treatise hinggil sa pamahalaan at ekonomiya. Nariyan rin ang Ramayana at Mahabharata, ang dalawang epikong pamana ng India sa larangan ng panitikan. Ang Mahabharata ay isang salaysay hinggil sa matinding tunggalian ng dalawang pamilya na magkakamag-anak ang mga Pandava na kumakatawan sa kaguluhan at kasamaan. Ang Ramayana ay isang salaysay tungkol sa buhay ni Prinsipe Rama at ang pagsagip niya kay Prinsesa Sita, ang kaniyang asawa na sa pilitang kinuha ni Ravana, isang demonyong hari. Narito pa ang iba't ibang mga kontribusyon ng sinaunang kabias ng India. Nariyan ang pi, alam niyo to sa math, yung 3.1416. Nariyan rin ang pagpapatayo ng strukturang Taj Mahal. Dito rin sa sinaunang kabias ng India, unang ginamit ang zero at yung decimal system. Nilinang rin ng cirugiya o surgery. Kalayaan sa pananampalataya. Ang pamantayan ng bigat at sukat. At ang paggamot pati na rin ang pagbubunot ng ngipin. Mula sa Timog Asya ay pupunta na tayo sa Hilagang Asya, sa China. Sa panahon ng Qin Dynasty, tinatayang 1,000,000 katao ang sapilitang pinagtrabaho upang itayo ang, very good, ang Great Wall of China. Ito ay naging simbolo ng kabias ng Chino sa loob ng mahabang panahon. Nariyan rin yung Bingfa. Ito yung tinatawag na Art of War na itinuturing na isa sa mga kauna-unahan at pinakataniyag na aklat ukol sa estratehiyang militar na isinulat ni Sunzi o Sun Tzu noong 510 BCE. Siyempre, di natin makakalimutan yung Feng Shui o Geomancy. Ang paniniwalang ito ay nagmula rin sa China. Ang kaisipang ito ay ukol sa tamang pagbalanse ng yin at yang upang makapagdulot ng magandang hinaharap sa sinuman. Ang yin ay sumisimbolo sa kababaihan, malambot at kalmado, samantala ang yang ay tumutukoy naman sa kalalakian, matigas at masigla. Narito pa ang iba't ibang kontribusyon ng sinaunang kabias ng China. Dito unang ginamit ang silk o seda. Nariyan ang kalendaryo, star map, magnetic compass, ang seismograph para sa mga lindol, wheelbarrow, water clock, calligraphy, sundial, chopsticks, abacus, pamaypay, payong, teapot, ang movable woodblock painting, siyempre ang civil service examination, ang komprehensibong criminal code, at tama, ang gunpowder. Dito rin imbento yun. Panghuli ay tutungo na tayo sa ibang kontinente. Sa Africa, nariyan ang sinaunang kabiasnan ng Egypt. Siyempre, sa Egypt nagsimula yung hieroglyphics. Ito ang tawag sa sistema ng kanilang pagsulat. Sa simula, ang isang larawan ay sumasagisag sa isang kaisipan. Ang hieroglyphics ay nakasulat hindi lamang sa mga papel, kundi nakaukit din ito sa mga pampublikong gusali o kaya naman nakapinta sa luwad o kahoy. Ang panulat na ito ay naging mahalaga sa pagtatala at kalakalan. Ang mga rolyo ng pergamino o paper scroll ay mula sa malatambong halaman na tinatawag na papyrus. Siyempre, nariyan ang pyramids o ang piramide na hitik sa mga simbolismong relihiyoso. Ito'y libingan ng mga pharaoh kung kaya sumisimbolo ito ng kapangyarihan ng namunong. Gayon din, pinatunayan ito ang paniniwala sa buhay matapos ang kamatayan. Lahat ng kayamanan at karangyaan ng pharaoh ay makikita sa piramide bilang paghahanda sa kabilang buhay.
Samantala, ang katawan ng isang yumao ay sumasailalim sa isang preserbasyon bago ito tuluyang ilibing. Alam natin ang tawag sa prosesong ito. Tama, mummification. Ang mga Egyptian ay gumagamit ng kemikal upang patuyuin ang bangkay. Matapos nito, ang isang mummy o imbalsamadong bangkay ay pinipintahan, pinabalutan ng linen at pinapalumitian ng alahas. Narito pa ang ibang kontribusyon ng sinaunang kabias ng Egyptian. Geometry. Sagradong pagdiriwang. Ang kalendaryo na may 365 days. Dito rin na-invento ang black ink at cosmetics. Ang medisina tulad ng pagsasaayos ng nabaling buto. At syempre, dito rin ginawa ang water irrigation para sa taniman o sakahan. Ating isaisip, mapahalaga ng bawat isa ang mga pamana ng kabiasnan kung ito ay nagagamit at patuloy na pinagyayaman upang patuloy na umikot sa sirkulasyon ng isang lipunan. Ang paggalang at patuloy na pagsasabuhay ng mga sinaunang kaalaman ay nagpapatibay kung anumang uri ng sibilisasyon mayroon tayo sa ngayon, ito ay bunga ng sinaunang kabiasnan. Sa puntong ito, may sapat ka ng kaalaman tungkol sa paksa. Subukan mo ngang punan ng mga salita upang makumpleto ang pahayag sa ibaba. Ating isagawa at pagyamanin. Sa pagkakataong ito, gumawa tayo ng isang simpleng historical brochure batay sa iyong mga kasagutan sa bahaging isaisip. Kung ikaw ay pagbibigyang muli na mabuhay sa sinaunang kabiasnan, anong kabiasnan ang gusto mong mamuhay at bakit? Sundin ang mga hakbang na nakasulat, gamitin ang short bond paper, hatiin sa tatlong parte, at lagyan ng mga dekorasyon. Pinabati kita. Natapos din natin ang ating talakayan sa Module 8 tungkol sa mga kontribusyon ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig. Ito pa rin si Sir Mike Sabanal. Sa muli natin pagkikita, paalam!